Nakita ko. Pinapanood ko po kayo sila Pablo. Thank you. Nag-lessen yung whining, pero may movement pa rin. Makakawala po. Tawagin ko na si Sir Les, sandali lang ha. Swift cam. Hindi na nakagat. Hindi, pero to tell you honestly, yung nakagat na yun, kasama niya sobrang bait nun. As in, kahit sinong humawak ng pagkain niya, wala. Hindi, na, hindi lang kinaya ng owners, pero yung kumagat kay Cesar na yun, as in, nandun ako sa California, kasama ko siya. Kasama namin yung ase. Wala, walang ka-problema. Tandaan mo, before nyo mapanood yun, ginagawa muna namin yung counter-conditioning, shaping ng behavior. Kasi gusto namin na hindi umabot sa correction. Sinong binila mo nito? Bigay na po, ORB. Ah. Bumibili. Galing siya sa akin. Kasi ano, ako lang may ganito sa Pilipinas na kaya nagulat. Hindi po, alam, aware na po ako sa gabay. Ano nga ba ang gabay? Ang gabay ay isang uri ng slip leash na aking ginagamit sa pag-train ng aso. Ginagamit ko ito para turuan ang mga aso natin na maglakad ng maayos at ginagamit ko rin itong training tool para mabawasan ang behavior issues nila. Ang gabay ay may tatak LZ. Pwede kayong umorder ng gabay sa aking Shopee, authorized area managers at resellers. Hello! Nag-message ka dati tungkol Golden Nuggets. Nasaan na ngayon? Malaki na po. Oh. Marunong na ng konti. Nakita ko. Pinapanood ko po kayo sila Pablo. Thank you. Oh, si Pablo. Ini-invite ko nga minsan sila doon, dalhin yung aso. Kasi di ba nag-retire na ako, nasa hacienda ni Tatang ako ngayon. Apo. So nandun yung kabayo ko. Tsaka ito kasi kailangan ma-experience nito ng ibang aso at ibang pusa eh. So they can go there, they can visit para hindi siya maging nangangagat ng pusa. Oh, kasi ito, statistics, Junie Boy. Sa US, hindi, sa buong mundo, lahat ng aso na kumagat ng deadly sa tao, nagsimula na kumagat ng small animal. 90% of the time, pag kumagat ng small animal, nag-escalate sa bata sa tao. So, hindi kita tinatakot kasi mabait siya. Ang sinasabi ko, kailangan mo lang ma-experience niya talaga yung buhay sa labas na ma-socialize. Pero nung naglakad mo kinahapon, nakakita ko ng mga siguro 4-5 pusa. Wala naman. Tinititigan niya lang. Yeah. Hindi niya tinitignan, in-ignore niya lang talaga. Oh, pag in-ignore niya, doon ka papasok yung clicker. Ibig sabihin, nire-reinforce mo na yan yung tama, yan yung tama, yan yung tama. Kasi pag hindi ka nag-clicker, isipin ng aso, ah, hindi naman pala rewarding to eh. Next time, tignan ko na, habulin ko na. So, kailangan mo na maging rewarding. Kasi ang dami nangyayari sa labas, di ba? Ang matatanim ba sa isip niya, ah, kaya nga pinatunog yun, kaya okay to. Maganda yung ugat. Sa pusa. Oo, oh, oo, oh, magigets na yan. Or, dahil ba, baka kasipin niya. O dahil hindi ako umihisa. Okay, so magandang point yun. Ang pinakamagandang point doon is titignan mo, mag-click ka every time na mas kalmado siya sa lakad. Para general yung gusto mong ma-reinforce na behavior. Diba? Pero kung halimbawa, i-represent mo sa kanya yung pusa, harap niya, tinignan niya, in-ignore niya, kinlik mo, yun yung maintindihan niya. So ito, si V, si Nuggets, ito talagang dito siya, dito sila matututo. Yung mga golden, yung mga Labrador Retrievers, dito talaga sila matututo. Kasi ito, tama yung proper, sobrang capture ng behavior ng saktong second kung kailan nila ginawa. Parang yan yung very good sa kanila. Pag, magiging very good sa kanila yung kapag sinimulan mo yung 20 times na sabay mong gagawin. Pairing stage, yung tinuro ko sa'yo kanina, kailangan sabay muna nilang maisip sa utak na nila na pareho. Oo. Kung dati meron kayong chihuahua, mini pincher. Yung parang maliit na aso. Oo. Oh. Oo. Oh. Ah, opo, si Tauri. Opo. Chihuahua na mini pincher. Oh, yung binabato ni Kong sa kwarto yung ano, tapos huli niya pinapaano. Yung training na yun, para sa kanya yun, yun yung ginagawa ko na impulse control na hindi ko pwedeng habulin, hindi ko pwedeng kunin hanggang hindi sinabi. Di ba sabi ko sa'yo kanina, hindi siya food motivated, mas gusto niya yung habol? Yun yung kailangan mong i-control kasi pag hindi mo siya na-control, eventually matra-transfer sa moving vehicles o kaya scooter o kaya ano, sa tao. Sa bike? Ah, opo. Gagawin po ito ng bike, mas gusto niya
parang siya lagi sa harap. Nung nakita ko pa lang doon sa bully na yon, yung silent gestures na mga pinapakita niya, nabasa ko na. Initial assessment ko ng fixation sa kanya, nasabi ko na bago pa sabihin nila Junie na may problemang ganun yung aso nila. Pwede ba natin makita yan para ma-solve? Kasi medyo matinding problema yun. So, prey drive yun. Shhh! Shhh! Wait. Fixated pa rin siya. Hindi pa tapos yan. There you go. The moment tumaas yung mata sa akin. Ah, ganun pala yun. So, I can go here. Shhh! Hindi siya humahabol. Pero dapat bumalik yung tingin niya eventually sa akin. There you go. Kita niya? So, kung halimbawa ito yung bike, kita nyo, hindi nagka-attention. Pero kanina, gusto niyang habulin. Okay? So, antayin natin bumalik yung tingin sa akin. So, direct. Wave. Wave the scent. There you go. That's the scent. Good. Meron tayong bike na maliit dyan na yung ginamit mo. Kailangan ma-solve to. Good. Nagwawala siya, di ba? So, kaya mo lang siya. Hanggang malaman niya mamaya na, okay, no choice pala ako. There you go. There you go. Nag-lessen yung whining, pero may movement pa rin. Pahawak na. Pahira mo ng bike. Para mas mabilis. Sa kabila. So, ang gagawin ko, isasabay ko na siya dito. Hey. Paulit-ulit yan. Hanggang malam. Hey. Hey, hindi niya kailangang i-approach. So, nakikita nyo, nagle-lessen yung attention niya dito. Kasi mas nilapit ko yung trigger. Good. Good. Paulit-ulit na. Ulitin ko lang yan, ha. Ay, ito, wala nang attention. Dun sa bike. Hindi na siya nagpe-pay attention sobra sa bike. Hey. Hey. Good. Ngayon, umiiwas-iwas na siya sa bike. Better? Meron pang habol pero kailangan isabay mo siya. Rather than tignan niya ng tignan. Sige, lakad mo lang muna. Shhh! Pahiram mo nga. At ito ay... Hey! 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 Good. Hey. Good. Good. Kung ang ending is natakot siya, ang ending is nagwala siya, dun ka magkakaproblema. Kahit that's the reason why important yung follow through. So, dahil, nabawa, ikaw ba yung nang kakagat? Ayaw mo mamaya. So, dito ka. Adam, sige, walk mo. Ay, hindi. Diretso mo lang. Come here. Sige lang. Shhh. Ano nakita mo? Mas kalmado? Pero hindi siya takot. Magiging problem ng Junie Boy, kung halimbawa, kinorek mo, tumakbo yung aso, tapos hanggang doon na lang. So, ang ending na memory ng aso is to move away, to be fearful. Eto, kaya siya nakagabay, hindi ko siya hinayaan na lumayo para matakot, but kubalma. Sige, try mo ulit. And, walang hila yan, di ba? Dito, sa dog training, walang magic. Ano daw? Sino na? Ito po kasi lumulubog rekto eh. Kaya hindi ko sinama si Pablo eh. Kasi sigurado nandyan na agad si Pablo. Ay, naku talaga. Boom! Tara na. Aho na. Too much na. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala nang ball dyan. Tara na. Wala nang ball dyan. Hoy! Last na nga eh! Parang batang nagdadabog ah. Diyan lang, and then, eto, we would ask the dog to go in. Hold lang, hold. There you go. Wait. Wait, huwag ka mahulog yan. There you go. Lagay ko lang siya dito. Ganyan lang muna. I want the dog to experience this. Then I'll go here. Pull, pull, release. So, ililift ko lang yung puwet niya. Hanggang saan yung malalim dyan? Malalim ba dyan? Dito siya malalim. Babaw pa rin? Sige. Abong nababaw. Mababaw ah. So, invite ko siya.
yan, hawakan ko lang dito sa may tummy. Kaya mo siyang kumapit dito. Kasi ang problem sa dogs, pag natuto sila mag-swimming, hindi nila alam saan exit. Tama lang siya dito. Humawak. There you go. There you go. Yan, hayaan mo lang muna humawak siya dyan. Lipat ako. Engage. Kamay, bye. Biscuit, kahan yan. So, kita mo yung gabay, sobrang gentle lang, hindi hinihilan ng todo. So, hayaan mo, yun! Natuto siya. After nun, doon ako magre-reward. Dito ka muna mag, ano, maglagay. Sa paalang muna. Kuhati ko siya papunta dito. Hindi, dito. Dali mo lang para maramdam mo. Here you go. Lagi, forward is invitation. The moment you pull, alam mo parang nagsasarandola ka lang. Every time nag-move forward, nag-release ka. Wala pa akong intention na papuntahin siya. Kaya ako lang muna siyang marinig yan. Ito ba yung sinabi mo? Opo. Sumisigaw ng saklo niya siya. Ayan, sa tubig. So, nakita niya, naramdaman niya yung tubig. Gusto niyang umayaw. Pero walang tension dito. And then, two, zero, apat na paa na. So, aantayin mo lagi na maging okay yung pakiramdam niya dun sa tubig. After that, invite natin sa ilalim. Umaata siya, pero gusto ko makita yun na nagre-resist siya. Pero yung pagre-resist niya, hindi ko siya tinutulak. Ayan, gusto niya lang umakyat, pero hindi ko siya tinutulak. Kaya siya hindi siya tinutulak kasi excitable pa, panic mode yung sa kanya. So gusto ko ngayon, dahan-dahan. Ito, dahil short snout siya, dalawang kamay yung hawak ko sa ilalim. Para pumadyak lang siya. Kaya ano lang siya. Same thing, same concept nun. Pumadyak ka lang ng pumadyak. Nakutawan-tawan siya. Sobrang bilis niya pumahal. Sobrang bilis niya kasi panic siya. So ngayon, gusto mo, alalayan lang siya ganyan hanggang kumalma ulit siya. Hindi, ayan yun. Hawak mo lang. Hawak mo lang. Ganyan. Yan. Nakita mo, bumabagal yung padyak. Pag bumabagal na yung padyak, teka, yung gabay mo, huwag. Pag bumabagal na yung padyak niya, try yung bitang daan. Nakita? Natututo na siya? Okay, ulit-ulit tayo. Dito, from here. Ako yung natatakot dito sa swimming pool. Parang ang lalim maganda. Di ba, sir? Ako mamaya, pag di ka na nagpapanik sa akin, ito talaga. So from here, doon, hawak mo siya dito. Nakita mo, hawak mo ganyan. Naramdaman mo kung mapadyak, di ba? So that's the time na pwede mo dito. Okay, di ba? So paunti-unti, konti. Siguro, 2 feet lang yung nagagawa niya. Susunod niyan, 3 feet hanggang matuto na siya. Come on. Yan, pumunta sa akin. Same thing, tuturuan mo rin siya kagaya ng ginawa niya. Nakita mo gano'ng pa-comfortable siya ngayon dyan? Parang gusto nang matulog sa swimming pool. Sige, clean natin yung MSK. Isa pa kay Bruno. Bakit kong pagbasta? Mukhang ano lang, mukhang matuli lang. Parang pagod din yun. Lagay mo yung dito. Kaya mo lang siya. There you go. Yan. Oh. You know? Ito, natural lang yun. Yan ako. Yung dami, para yung paa niya. Hindi yan. Good boy. Ito mo to, magaling na. Wow. What is that? So this is a good exercise para sa mga akin. Lalo na, dito sa mga nagtibuhan. So mga tropics, ngayon lang ulit ako nag-swimming. Para dito sa mga aso sa Team Payaman. Next time, sila naman ang pupunta sa shelter. Ah! Kasi gusto ko ma-experience ni Junie Boy tsaka ni Dudut na ilahat si Domeng the Horse. Domeng the Horse! Let's go! Palisin natin yung Burma, let's go! Umayos kayo dyan! Umayos kayo dyan! Like kayo and follow sa Facebook and Instagram, The Pinoy Dog Whisperer, and subscribe sa YouTube channel, Lestre Zapanta.